Hello, hello mga ka-employ. So, kamusta po kayo dyan? Nandito po tayo ngayon sa Meralco Caloocan branch na may monumento. At sa ngayon po ay tayo nakapila para reklamo at saka magbayad ng ating mga Meralco bills. So, napakarami pong pila ngayon, napakahaba. Ayan po. Hindi ko pa po nakita talaga yung totally dulo niyan, pero napakarami po talaga ng pila. So lahat po sila, karamihan po sa kanila is magre-reklamo at magbabayad. Sa mga magbabayad po, dyan pa rin po nakapila pa rin po sila dyan. At yung mga magre-reklamo po about sa concern nila sa mga billing nila ay binibigyan na lang ng numero at tinatawag na lang po. So kapag magre-reklamo kayo, mas mabuti magreklamo po muna kayo bago kayo magbayad. Kasi nga ang sabi nila, meron po mga computer error ngayon sa Meralco. So para po malaman nyo yung concern nyo sa Meralco bills nyo, talaga po magtsatsaga nga lang po kayo sa pila ngayon. Tulad yan, napakahaba po ng pila. Talagang ekstrang pasensya po at saka ekstrang baon po talaga ng maiinom nyo hanggat maaari. Kaya dahil medyo painit na rin po yung panahon at patanghali na, kaya sa lahat po ng mga nasa Meralco ngayon at pupunta pa lamang, panoorin nyo lang po ito at i-update namin kayo sa mga pangyayari. Doon po tayo sa dulo, haabot po ito. Doon po tayo sa dulo. Yung mga magko-complain po, para mabigyan po kayo ng number. Kasi ipinipila natin dito, para po sa magpapayad ng huwito. Yung magko-complain po, tatawagin po yung number. Ito po yun, yung ibibigay sa inyo. Para alam nyo po. Anong number? Number 61 na po. Yung pumapasok po sa loob, number 12 pa lang po. Para alam nyo po, pinapaliwanag lang po sa atin, ha? Yung mga bagong dating po, doon po tayo sa dulo. Ito po yung number. Ay po tawagin lang, ha? Yan po yung magbabayad. Ito pong binibigay ko sa inyo na number. At pila po ito na magbabayad. Ano, ha? Nang magbabayad po. Pinapila lang po tayo dito kasi para hindi po tayo sisigan sa loob. Hindi ko naman napas, okay, parang okay. Nakakuha lang ako. Number, sa dulo lang po yan, hindi po tinitaw sa flat. Para ho sigurado, magdala ng aho kayo. Ito yung awa ko. Ito yung minigay. Dalawa. Oo. Number 54. Number 12 pa lang ho yung pumapasok sa loob. Number 12. Number 12 pa lang ho yung pumapasok sa loob. Ha? Number 12. Tatawagin po yung number nyo. Kung papasok na po kayo sa loob. Opo, opo. Tingnan na lang po tayo dyan para hindi po tayo mag-exigan sa loob. Kasi nakuuno po tayo ron. Okay, mga magkakaplay, pwede po kayong bigyan. Tapos, sila na lang po tayo ng maayos dyan. Ito, din na lang po. Wala po, wala po. Inilera lang po natin dito para hindi po kayo mainitan doon sa kabila. Kasi pag nandunan po kayo, baka lalo umilit ang ulo nyo kasi mainit po. Yung bibigyan po nito, magkakaplay po. Okay. Hello mga ka-employ. So nasa Meralco update tayo ngayon. So galing na po kami sa loob at ikukwento namin sa inyo kung ano mga nangyari sa loob at bakit nagkakagulo ngayon sa Meralco at dito.
para maliwanagan nyo kung ano mga update sa Meralco ngayon, kung bakit nagkakagulo at mga maiinit ang ulo ng tao. Napakahaba po ng pila, oh. Napakahaba po ng pila. Kahit senior citizen ka, kailangan kang magpumila dahil sa napakarami po talaga nagre-reklamo sa Meralco ngayon. At para naman po sa mga magbabayad, pila po yan ng magbabayad at ng mga magre-reklamo. Pero yung mga magre-reklamo po, binibigyan na po sila kaagad ng ating mga organizer dito tulad ng enforcer ng numero para hindi na po sila masyadong magtagal pa sa pila at hintayin na lang ang numero nila na tawagin para makapasok sa loob sa customer service. So, ma'am, ano po ba nangyayari sa loob? Paano ba ang sirkulasyon? Paano ba ang nangyayari doon? Ano po ba yung mga reklamo nila at nangyayari? Usually, kagaya din ng complaint natin na nagkaka-double-double yung bill nila. Tapos, ano, tawag dito, yung nagpadala ng Biyernes ng disconnection notice, Lunes, putulan agad. So, hindi man lang sila nagbigay ng mga ilang palugit para makapag-prepare yung tao. Gusto nila biglaan ng bayad agad. So, ano po ang naging, ano, naging paliwanag nila sa loob? Nung nagbayad na kasi ako doon sa ECQM, then lumabas pa siya sa bill. So, ang sabi sa akin, pumasok siya sa ibang bill account. So, supposed to be kung yung October namin, 3-5, naging 7-9, doon pumasok yung ECQ na binayad ko. So, yung worth 14,000 na bill, nagka-double-double yung ano nila, system nila, kasi sa bayad center lang kami nagbabayad. Inayos nila, nag-down na siya, umokay na siya sa 10-8. Kaya lang, medyo matao pa rin talaga sa loob. Yung iba kasi, medyo mabagal yung usad. Gawa ng yung ibang may complaint, sa cashier doon may direkta. Imbis na magbabayad na lang sila doon, nagko-complain pa sila doon. Kaya medyo natatagalan. So, kaysa magbayad, sinasabayan na rin nila ng complaint, kaya natatagalan ng bawat individual sa loob. Din sila kung ano yung mga babayaran at kung magkano talaga yung total bill nila. Pero meron naman yung iba na kagaya namin na nagpupunta muna sa service nila, complain, bago pumunta sa cashier. So, ano po ang paliwanag nila? Nagkaroon lang sila ng system error kung bakit nagkaganon? Parang ganon na nga, kasi nga labo-labo na, doble-doble na yung mga napapadala nilang mga mail. So, nabanggit mo kanina, magkano yung diferensya ng bill na babayaran mo ngayon kung bakit ka nagre-reklamo? Kasi, ang dumating na bill sa amin is 8,000 itong January. Total all daw 8,000. Plus may dumating pang disconnection na 5,000. So parang 14,000 plus ang sinisingil. Pero nung pinaayos ko rito, nagpunta ko sa service nila, naayos naman nila, pinakita ko lahat ng resibo na binayaran ko through bayad center. So nag-down na siya sa talagang bayarin lang na 10-8. So nakikita ka agad nila sa record nila? Oo, nakita naman na nila. Pero kailangan ba talaga dala mo lahat ng mga resibo mong pinagbayaran? Yes, para proof mo sa kanila. So hindi ka agad lumalabas sa system nila? Kailangan mo pa rin na proof na ipakita sa kanila? Hindi ko lang din alam. Kasi yung sa akin, para sure ako, dala ko yung proof eh. So talagang ano, ang sabi sa'yo is nagkaroon lang talaga ng system error nila kaya nagkakagulo ng ganito ngayon. Parang ganun. Parang ganun. Opo, kasi madami nagre-reklamo. Haba ng pila ng Meralco ngayon. Pati December ko binayaran yung ECQ ng buo, yung 2-8. Pero nung ano nga, dumating yung bill, kasama pa rin siya nitong January. Yung pala, yung binayad ko na ECQ ng December, pumasok sa October na bill. Kaya ganun. Kaya okay. Naging medyo magulo yung billing ano nila ngayon. Tapos bigla silang padala ng disconnection ng Friday. Oo, kaya nagkakagulo ang tao eh. Oo, di syempre, taranta tao. Okay, maraming salamat po. At ito'y isang informasyon natin para sa ating mga kababayan na nakapila ngayon sa Meralco. At para magkaroon kayo ng idea, ano ba nangyayari sa loob? At paano ba magreklamo? At ano ang isasagot nila sa inyo? So muli, maraming salamat mga kayong po. At God bless po. At ingat-ingat po tayong lahat.